So what's up mga kaballer? Dahil nga sa tagumpay ng NBA sa kanilang inumpisahang bubble concept kung saan titira sa isang hotel at maglalaro sa isang coliseum nang walang alisan ang mga players, gagayahin na ito ng FIBA. Plano nga ng FIBA na ituloy ang November 2020 at February 2021 windows sa pamamagitan ng bubble concept. Pero teka, kung sa November ito gagawin, mukhang tagilid ang ating Gilas Pilipinas na mabokya. Bakit? Discuss natin dito sa... Ang FIBA Continental Cup ay isang standalone zonal competition at hindi isang qualifier para sa Olympic o sa mas mataas na level tulad ng World Cup. Pero bilang isang basketball loving country, inaasahan na magpapadala pa rin tayo ng pinakamagagaling nating players at umangat naman tayo sa global standings. Ngunit dahil sa tila masasabay ito sa PBA bubble concept na gagawin sa Clark sa Pampanga, inaasahan na hindi makakasali ang mga PBA players na regular na parte ng Gilas. Sa halip, may 5 lamang na natitira ang Gilas team na may kontrata. Kabilang dyan sina Isaac Go, Ray Suerte, Matt at Mike Nieto at Alin Bulanati na siyang mga napili sa Special Gilas Draft. Unang isinama rin sa Gilas ngunit walang malinaw na mga kontrata sina dating UP guard JD Tungkab na kayang maglaro bilang big point guard, Kobe Paras, ang magkapatid na Juan at Javi Gomez Deliano, Richie Rivero at maging si Terdy Ravena kung sakaling hindi magkaroon ng conflict sa schedule niya sa Japan. Naisama rin sa Gilas program sina Dwight Ramos at Justin Baltasar ng DLSU Green Archers. Kung ito lamang ang aasahan natin na roster, sa tingin ko, pinakamalakas ng starting five sina Go, isang 6'7 center, Paras, isang 6'6 power forward, Dwight Ramos, isang 6'5 small forward, Ravena, isang 6'2 shooting guard, at Matt Nieto, isang 6' point guard. Magiging backup 5 sina Baltasar, isang 6'7 center, Johnny Gomez Deliano, isang 6'5 power forward, Suerte, isang 6'2 small forward, Rivero, isang 6'1 shooting guard, at si Juan Gomez Deliano, isang 6'1 point guard. Magiging backup nila sina Tungkab, isang 6'3 guard, Bulanadi, isang 6'2 guard, at si Mike Nieto na isa namang 6'1 guard. So, bukod sa kulang sa experience, kulang na kulang rin ito sa ceiling. Bagamat malakas na ito kung ikukonsidera sa collegiate level at local basketball scene dito sa Pilipinas, tila may tulog ito sa FIBA lalo na't wala ng naturalized player ang bansa nang tuluyang kumalas na kay Andre Blatch. Hindi pa rin naman na ipapasa ang naturalization ng mga candidates na sina Justin Brownlee at maging si Ateneo slotman Angelo Kwame na sa tingin ko ay mas kailangan ngayon ng Gilas na kapos na kapos sa hype. Tandaan natin ang Indonesia na kinocoach ni Serbian Rako Toroman ay maaaring i-enlist si 6'8 Lester Prosper na naging import dati ng San Miguel Beer. Ang Korea may pinagmamalaking si Ra Guna o si Ricardo Ratliff na naglaro naman dati sa Pure Foods. Habang wala pang naturalized player ang Thailand, mala-import naman ang laro ni American Thai na si Tyler Lam. So may tulog talaga ang Gilas dito. So, ano ang realistic scenario sa kasalukuyan mga kaballer? Sa tingin nyo, ano ang dapat gawin ng samahang basketball ng Pilipinas para mapalakas ang ating national team? Sino ang mga players na available na maaaring idagdag dito? Comment lang mga kaballer. Adios!